mapabawasan na yung mga insektong pupunta dyan. Pangalawa, araw-araw, meron kang schedule na kung ano yung gagawin mo. Mag-i-spray ng fungicide, mag-i-spray kasi ito ang kailangan mong tandaan, Joshua. Sa pagkahalaman, mapasili, mapano, dalawa yan eh. Ang kalaban natin dyan na numero uno, insekto. Pangalawa, fungus. Yung mga insekto, mamaya sasabihin ko sa mga ano, iba-iba yung insekto. Ngayon, yung mga fungus, yung mga iba-ibang klaseng fungus na pwedeng dumapo. Tapos yung mga panahon, katulad ng bagyo, yan na yung mga kalaban, no? Tapos, pag namungan at lahat at hindi natin inani, mabubulok yung, katulad ng nangyari sa atin dati, mabubulok yung bunga, papasok. Hi, this is Farming with Tyron and Karen. Hi, good afternoon. This is Farming with Tyron and Karen. Kasama ko si yung cameraman namin, si Tupac, ang suka scientist. Kasama namin si Joshua, yung aming balikbayan. At saka si Bjorn. Okay, so in today's episode, meron na kaming mga natakel paano yung magtanim ng sili, paano magtanim ng kalamansi, paano yung lahat. Pero wala pa tayong ginagawang briefing para sa bagong farmer. So, ang episode natin ngayon is paano magturo ng bagong farmer or paano mabalik ng farmer. So, itong episode na to is about it. Kasi si Joshua ngayon ang mag-aalaga ng sili po. So, ang dating hinawakan ni Joshua ay yung ano, yung kalamansi. Kasama siya ni June bagong hindi pa farm manager ng si June. Ngayon, ang mga naging dinaanan natin sa sili, number one, nung una, mga last year, nagtanim tayo ng 28,000 na hills or 28,000 na puno. Nadali kami ng anthracnose, napabayaan ng mga dating tao, hindi naayos yung gamot, binaha kami, pero yung mga basura pumasok doon sa taniman, nakadagdag yun sa ano, sa rotting ng stem tsaka ng ugat. So aside from that, napabayaan, hindi nasukat yung mga gamot, hindi talaga nalagaan, talagang napabayaan yung sili. So wala kaming magagawa kundi mag-switch sa lettuce at saka sa papaya. So pagkatapos naming maisip lahat ng pagkakamali namin, ayaw naman, gusto pa rin namin ituloy yung pag-ano, yung pagsisili, kasi yung tandoon talaga kami nakilala. Nagtanim muna kami ng 700 na sili doon sa Chris A, na? Nandoon ko pa ba, Joshua, nung nagtanim ng sili sa Chris A? Wala na. Okay. So, that mga April yun, nag-testing kami kung pwede na. Kasi ang pag na-anthracnose ka, kailangan kang palampas ng dalawang season. Dahil yung sakit nun, nandun pa sa lupa. Ayaw naman namin maglagay ng mga talagang mga chemicals na nagagamot doon sa sakit na yun. Kaya, pinalampas namin yung dalawang season. Nung nalaman namin, nung bandang April, na wala nang anthracnose, tumubo na, mga bandang May June, nagtanim na kami ng ano. Ay, hindi. Nagtanim tayo, ano na, no? Kailan ba tayo nagtanim ng sili? August. Anyway, nandun yung sa panahon na yun. Nagtanim kami ng 6,000. Ah, 7,000, no? Okay. Nagtanim kami 7,000 sa Arman A, sa Chris A,
sa tupak, no? Yung tupak eh, yung area. Kasi yung tawag namin sa mga area namin, ganun eh. So, pagkatapos nun, okay na. Nag-harvest na kami. Nag-harvest na kami, Joshua eh. Dami na namin hina-harvest. Hindi na kami nabili pang gawa ng suka. Nakakabenta na. Biglang, ano, masaya-masaya na kami. Pati yung Carolina Reaper, nag-ano na. Pero nung, nilagyan kasi natin ng mga gate yung kambing. Yung mga net na kambing. Hindi na isara. Hindi na isara. So, isang araw lang, naubos yung halos mahigit 5,000 tupak, ano? Halos 5,000. Kaya medyo pumunta ka dito ng konti. Para pag natutulog ka, hindi ka nila laging kita. Siguro ko yan din mamaya. Napalaking disaster. So, pagkatapos noon, isang linggo nakaraan, nadali naman kami ng bagyo. Sapul na sapul kami ni Typhoon Paeng. Marami nga nagtatanong, di ba, tupa? Kala ko ba kaibigan niyo si Paeng? Bakit sinalanta kayo? Eh, ang sagot naman natin. Eh, pati nga yung farm niya, nasa lanta din. So, joke lang, paring Paeng. So, ngayon, yung 5,000 namin, natirahan naman tayo ng mga 1,500. Pero actually, maganda na rin. Kasi, sabi nga ninyo, magpasalamat sa kambing. Dahil, kung malaki na yung puno, nung dumating yung bagyo, baksak lahat. Eh ngayon, kasi maliit. Dahil nakinain ng kambing eh, so maraming nabuhay. Napin-pruning daw. Pakawalan nga talaga ng farm manager natin. No, pero ang ano dyan, ang importante, hindi tayo sumusuko. No? Tingin ko, Joshua, magugulat ka rin sa itsura ng farm natin ngayon. So ngayon, nagpunla si June ng 450 na sili. Kumuha muna tayo. Ilang tupak yung unang binili natin? Nakamali. 258. Tapos kumuha ulit kami ng 15. So, meron pa yata mga pamunla sila June. So more or less 1.5, tulungan niyo ako mag-ano, ha? Mag-add ha. So 1.5 plus 258. Oh! Ano ba naman ang... Paten. Anong ginagawa ko? Tupak? Nagta-times? Times. Sabi niyo, tulong ako namin po kayo magbilang. Magbilang. Oo, magbilang. So, natiraan tayo ng 1.5. Pagkatiraan ng 1.5, nagpunla si June ng 450. So, 1,950. Tapos, bumili tayo ng, ano, 258. Oh, 2,158. Diba? Tapos, tama ba? Ito, kumamit na tayong kaka dito para hindi tayo pare-pares mahirapan. So, nagdagdag tayo ng 1,5. So, 3,658. So, Joshua, yan ang aalagaan mo ngayon, 3,658. Kasi, yung mga Carolina Reaper sa ngayon, ang mag-aalagaan yan si June, kasama doon sa lettuce at saka sa arugula. Ano ang nasa isip mo kung gaano karami yung 3,000 ano, Joshua? 3,658. Eh, wala yan kumpara doon sa 28,000 natin, di ba? Kasi ang June A, Tyron A, Chris A, Tupac, Mike A, Karen A. Yung Mike A ngayon, ano na yun, the Janice. Kasi yun yung sinusupplyan natin ng ano, kila ano, kila restaurant ng family nila Mateo Grigelli. So, doon tayo nagsusupply ng lettuce at saka arugula. Ngayon, di
ba, nagpapaya na tayo, na ganyan. So, ang sili natin ngayon, nandun sa Chris A. Tupac. At saka, Arman. Arman. Yung Arman yung maliit na gitna. So, 3,650. Sabihin mo na lang 3,600. Ano? 3,600. So, yan yung ano natin. Yan yung gagawin mo. So, ang unang-una dyan, syempre, ang mga pangkalahatang pag-aalaga dyan, numero uno, yung ano, yung paglinis. Dapat yan palaging malinis. Ibig sabihin, pag hindi, kasi yung mga damo dyan, pag humaba yung damo ng doon sa tabi ng sili, ang mangyayari dyan, pag nag-spray ka ng insecticide, yung mga insekto pupunta doon. Pagkatapos, pag malalaman nila yan, pag wala ng epekto, ano na ulit yan? Balik na ulit sa dati. Kahit pa paano, nasabi ko na naman sa inyo yun dati, no, Joshua, natatanda mo na. So, ang maganda ngayon, mas marami na tayong kaalaman sa farm, mas marami na tayong natutunan. Basta sa atin, walang bida, lahat yan. Pag-uusapan natin kung ano yung nagiging problema. Yan, kaya kailangan malinis palagi. Pag malinis yan, lamang na agad tayo. Hindi na, mababawasan na yung mga insektong pupunta dyan. Pangalawa, araw-araw, meron kang schedule na kung ano yung gagawin mo. Mag-i-spray ng fungicide, mag-i-spray kasi ito ang kailangan mong tandaan, Joshua. Sa pagkahalaman, mapasili, mapano, dalawa yan eh. Ang kalaban natin dyan na numero uno, insekto. Pangalawa, fungus. Yung mga insekto, mamaya sasabihin ko sa mga iba-iba yung insekto. Ngayon, yung mga fungus, yung mga iba-ibang klaseng fungus na pwedeng dumapo. Tapos yung mga panahon, katulad ng bagyo, yan ay mga kalaban, no? Tapos, pag namungan at lahat at hindi natin inani, mabubulok yung, katulad ng nangyari sa atin dati, mabubulok yung bunga, papasok doon sa halaman. O, ano masasabi mo, Joshua, ngayon sa pinag-uusapan natin? Nakukuha mo ba? Okay. Okay lang, walang problema. O, ikaw, Tupac, anong ano mo? Ano na intindihan mo sa pinag-usapan natin? Antok ka ba? Antok? Alas 4 pa kung gumising daw ito eh. Umaga ba? Hindi ka makatulog? Sige. Okay. Kung inaantok ka, matulog ka lang ha. Wala naman makakakita sa'yo. Iuro ko lang naman ng ganyan yan yun. Hindi, okay lang. Sige, tulog ko muna ito pa. Sabi muna ni Joshua. Okay. So, yun yung mga importanteng malaman natin. At saka kung kailan maganda mag-delay. Tapos, nandyan na dadating. Magpupruning ba tayo? Hindi tayo magpupruning. Okay. So, Lunes, ang kalimitan, ang pwede natin gawin dyan, fungicide. Preventive kasi tayo. Pero ang ginagamit natin fungicide, meron tayong organic na ginagamit. Galing sa Nidex. Melotorex yata. Yun. Meron din tayo yung ating, yung sinabi ko sa'yo kanina, natatanda mo. Baking soda, may sabon, may mantika. Okay. So yung isang ginagagawin namin ulit ngayon ni Tupac, meron na kasi tayong, yung neem oil, organic yun na pangtanggal ng peste. So meron na tayong neem tree, di ba Tupac? So anong gagawin natin to sa ano sa Linggo? Magbablog din tayo, di ba? Anong gagawin natin? Gagawin natin gamit. Ha? Yung ano? Neem. Tapos cold press. Virgin coconut oil. Yun na yung pakikita namin yun sa Linggo. Yun ang gagawin namin. So isa yun. Yung
Lotorex pa yon, tapos yung baking soda, tapos pagdating naman sa insekto, meron tayong ginagawa tupak na sili. Sili. Ano-ano kasama? Sili, bawang, sibuya. Dudurugin, katapos? It's right. Ahaluan ng ano, pag dinurog, ahaluan pa rin ng mantika. At saka ng sabon. Ganon din. Tuturo namin sa iyo, Joshua, para ikaw na yung... Pag meron ano, ang kalamansi... ang sili, yung paggamot, ikaw na yung gagawa noon. Pero meron kaming pinaka-importanting ginagawa ngayon, Joshua. O, ano yun, tupak? Yes, sir. Kalpos. Kalpos. O, paliwanag mo kay Joshua kung paano paggawa ng kalpos. Yung paggawa ng kalpos, dudurugin mo na yung shell. Kalpos. Yung kalpos, ano, tuturugin muna yung shell ng itlog. Tsaka, tapos, pag durog na yun, pwede mo na, ano yun, sangag. Dapat walang mantika. Yun, sa kawali. Sa kawali. Mga ilang minuto? Sa, ano, mga 30 minutes. 30 minutes. Yan. Pagkatapos, limbawa, nagawa na tupak, di ba? Nagawa mo na yun. Paliwanag mo kay Joshua, so pag nagawa mo na yun, naisangag mo na, ano yung, ganong karami ang, limbawa, isang kilong, ano, o, ano ba ang ano natin, hindi naman isang kilo, malaki, no? Ah, meron, no? Dalawang kilo yung ginagawa natin, eh. Dalawang kilo, di ba? Sabihin mo na isang kilong itlog, ang nilalagay natin, 4.5 liters na. 4.5 liters, hanggang dalawang, dati parang dalawang kilo yata ito, parang ano. Ano, ilan ba? 1.5 kilos na itlog, 4.5 liters na tubig. Suka. Okay? So, ang mangyayari po dun, ay paliwanag mo tupak, ikaw kasi yung gumagawa niya. Paliwanag mo sa kanya, pag ano ang nangyayari, pagbuhos mo ng suka doon sa itlog. Di ba, papalamigin pa natin ng konti yun? Papalamigin ng konti, oo. Papalamigin ng konti yun. Pag lumamig na konti yun, lalagay mo na yung suka. Tapos paglagay ng suka, alam mo, tatakpan mo agad yun para hindi siya sumingaw. Tapos yung lalagay mo na rin ng date kung kailan mo siya ginawa. Tapos doon mo rin kailan mo rin gagamitin. Kailan ba? Ganong katagal natin buburuhin bago natin mapagamit sa mga kasamahan natin farmer? Sambuan. Pero kung halimbawa nagmamadali, mga pagkalampas ng 3 linggo, pwede na rin yun. Okay? So, ito, yung mga nakuha namin doon sa mga iba rin namin na panood at nabasa namin. So, isa doon sa mga napag-anuhan namin kay Mr. Agrilenial. And yung sa mga iba pa. And then, nabasa rin namin yung... Tapos, tinuruan din kami ang una pala nagturo sa atin, si Mike, no? Michael Cagas, the Worm Prince. So, thank you very much, Mike. Thank you very much, Agrilenial, for that, ano. So, kasi si Mike, yung mga organic. Siya yung mga nag-a-advise sa mga gustong mag-farm na maging organic. Si Michael Cagas, from Bae. Diyan kami nakuha ng vermicast, okay? So, di ba sinabi ko yung importante, Joshua, yung alam mo, yung pesticide o insekto, fungicide, syempre, ang talagang pagkatapos niyan, pag yan ay nalulusutan na natin, syempre, ang importante yung fertilizer. Ibig sabihin, paano natin patatabihin yung puno? Yung halaman. Okay? So, tulad niyan. Tulad nung ano, pag tayo nagtatransplant, bukas magpapakita rin natin, magtatransplant tayo ng ano, nagpatira ako ng isang ano ng isang tray. Gusto ko ikaw yung magtanim nun, Joshua, para maramdaman mo ulit yung pag
pagbabalik mo dito sa farm. Ngayon, ang importante dyan, pagka magtatanim tayo, siyempre lahat dyan, ang nitrogen, kasi nitrogen yun ang magpapaano yun. Yan, kasi nitrogen yan. Pero yung nitrogen, pagka namumulaklak na yan, hindi mo na pwedeng lagyan ng nitrogen yan. Kasi yung bulaklak niyan, babaksak, tsaka yung bunga. So ngayon, ang ano dyan is, ano-ano yung mga fertilizer na gamit natin, Tupac? Diba yung Vermicast? Vermity. Ang Vermity, Joshua, kukuha ka ng Vermicast, ilang kilo? 2 kilo? Ha. 2 kilong Vermicast, ilalagay mo sa parang net na, tapos, meron tubig doon na 200 liters. Ilan litro yung tubig natin? 200 liters ba? 200 gallons? Yung balde. 200 liters pa? Or 50 gallons. Basta yung malaki yung balde. So, yung sa isang balde, lalagyan mo ng 2 kilong, 2 kilong, dalawang kilong Vermicast, tapos patatagalin mo yung mga 48 hours. Tama ba ito pa? 48 hours? So, 48 hours para yung mga good bacteria noon at saka yung mga sustansya mapunta doon sa tubig. Tapos yun ngayon, kukuha ka ngayon noon, ilalagay mo ngayon sa sa 16 liter pack yung ilan ang pang-spray na automatic yung ano mo, yung rechargeable yung nakita mo dyan? 16 liters. Ilan? 2 pa lang nun? Okay. Lahat ngayon, meron tigitigisa na. Merong isa sa Kalamansi, kay Wawi. Meron kay Chris sa Papaya. Meron kay June. So, pwede na kayo maghati doon ni either doon. Ano ka muna doon? Ito yung Nidex. Pusiel. Ipakita na natin. Pabalitan. Ha? Pabalitan natin. Ano na? Pabalitan yung ako. Ako nga. Sorry ha. Ayun Nidex. Yan ho yung pinakaya. Yan ho yung pag nandito kayo sa Along Laguna area. Diyan kayo ho bumili. Kay Pusiel. Talagang madaling kausap. Masarap. Maayos ka transaksyon. Suwabing-suwabe. Okay, so meron din tayong tinatawag na yung fermented fruit, fermented plant juice, Joshua. So ibig sabihin nun, ano-ano yung mga nilalagay natin sa fermented plant juice, yung malakas sa nitrogen, mga malalakas sa nitrogen. Yung saging, no? Hindi, potassium yun. Tapos yung sahan ng saging. Sa potassium yun, para sa potassium. Sa That's yung mani-mani. Ha? Mani-mani. Mani-mani, malakas sa nitrogen. Saka yung kakawate. Kakawate. O, nitrogen din yan. At saka maraming mga, may kasama na rin pesticide yan. Kasi ayaw ng amoy na yan eh. Tapos sinasamahan natin na citronella. So, dinagdagan ho namin yung amin ng iba. Saka lemongrass. No? Para may kasama na rin. Pwede nga pala tayong magdagdag ng akapulpo para meron na rin para meron na rin pangtanggal ng fungus. So, tapos anong gagawin mo tupa? Pagkatapos mo nakuha yon, nakuha mo na yung minsan naglalagay pa rin tayo ng malunggay, di ba? Paano ginagawa mo ngayon? Ano yun? Kuha po yung net. Okay. Dadagdag lang na ng perasan ko ito para pumiga siya. Lumabas yung katan na yung ilagay doon. Para pumatas mo. Gano'ng katagal? Pagka na hiwa-hiwa mo na, gano'ng katagal mong ngayon yan? Siyempre, nalagay mo na. Then, lalagyan mo ng molasses. So, ang molasses, ang katumbas ng molasses, parang 15% ng laman noong